Hi, I'm Summer. Where are you? I'm in the bus and the bus is going the train and the bus is going the airplane and the airplane is going na kami sa airport. First time namin mag-park dito sa car park kasi usually, iniiwan na namin yung car namin sa condo malapit dito. And then, nag-grab na lang kami kasi walang space. So, this is our first time ever to use the car park. So, sobrang convenient pala niya. Where are we? In the airport. Oh, where are you going? To ride an airplane so I can go in Boracay. Excited ka? Yes. Anong gagawin mo doon? Pagdating na pagdating. Natutulog. Ang tagal na namin hindi na punta ng Boracay. Kasi yung dapat napunta namin noong 2017. Biglang, saktong day. Biglang nagkaroon ng dengue sa summer noon. If also yung wala pang dengue epidemic noon. Pero nagka-dengue siya. 1 year old siya noon. So, syempre, hindi natuloy yung Boracay namin. Tapos, hindi kami nakapag-celebrate ng birthday ko. Sa ospital kami nakapag-celebrate. Pero importante naman, okay siya. So, ngayon, gagawin namin ang part 2. Going in Boracay! Tapos, are you excited? Yes! Ang gagawin mo doon? Play in the sand, swim in the beach! Makarating dito sa Boracay. Ngayon, ang dami ko na kaibigan na nanggaling dito sa Boracay. Kahit isa, wala man lang nag-explain sa akin. O kaya nagsabi man lang, nag-post kung gaano pala kahirap pumunta dito. So, galing kami sa Katiklan. Akala namin, well, hindi ko nga alam kung ano ba nakain namin dahil ba may anak na kami o dahil ba ang tagal na namin mula nung huling nakapunta dito. Pero nag-stroller kami. Dalawa. Not one, but two stroller. So, syempre, sakit ko na talaga yung hindi ako marunong mag-backlight. So, ayun. Ang ganda. Ikarumal-dumal yung pinagdaanan namin kasi sobrang mahuhulog ka pala doon sa dagat kapag naglalakad ka doon sa ibabo ng mga parang floatables para makarating sa mga bangka. Tapos, ang liit nung daanan kapag sumakay ka na sa bangka. And then, syempre, yung nilakad namin papunta sa hotel namin dito mula doon sa pinagbabaan namin ng multi-cab. So, by the way, we're staying sa Madids in Station 2. Forever na kami nagsistay dito. I'll post the details dito sa taas. Kung sino tatawagan, paano sila maho-contact, saka ano yung name talaga ng resort nila. So, ito, dyan. I'll post it there. So, yun. So, ang hirap! Day, pawis na pawis kami. Ewan ko kay Marvin kung paano niya nagawang magbuhat ng dalawang maleta. Pa nagpapakitang gila siguro. Pero ako nga buhat ko lang sa summer. Eh halos maganda hulog-hulog na kami sa sa floatable. Sa floating ano ba yun? Tawag dun yung lakaran para makapunta ka dun sa ayun, dagat. Tapos syempre haba ng pila, walang instructions. Actually, para akong baguhang tourist na hindi ko alam kung magkano yung binayad ko sa mga environmental fees, sa bangka, sa multika. Basta labas lang ako nalabas ng pera doon kasi sobrang magulo pa.
talagang work in progress pa itong Boracay. Pero, tingnan nyo naman, ito. Ito yung nakuha namin pagkadating namin dito. Yan. This is the new Boracay. Look at the shore. Kung gaano kalaki. So, since forever kami nagsistay dito, dati naabot pa namin na parang halos wala ka na mapagsumingan sa sobrang liit na lang nung shore. And then, noong 2014 yata or 15, pumunta rin kami dalawa dito ni Marvin. Tumambay kami sa Station 3. And then, pag maglalakad ka, madatapa ka na dyan sa mga ano, sa mga nakalabas na mga tubo. Yun yung kanilang wastewater. Hindi sila nakakonekta dun sa wastewater nung wastewater treatment plant nung may hawak dito. Hindi ko masabi. Kasi super look. Ayan. So, this is the new Boracay. It's super worth it. Sobrang hirap lang talaga nung pinagdaanan namin. So, dahil nga siguro hindi kami nag-backlight. Pangalawa, dalawa yung stroller na dala namin. Pangatlo, kasi nga may bata. Pero dati naman kasi nag-ano lang kami, nagbabackpack lang kami nito ni Marvin. Ewan ko pa. Parang hindi natuto. Pero, kung ako sa inyo, at tapos hindi pa covered ah. So, swerte kami, umaambon lang nung time namin. Pero kung malakas yung ulan, talagang kailangan mo pa magpayong sa pagbubuhat mo ng bag, sa pag-balance mo dun sa floatable. So, kung ako sa inyo, kapag may nakita kayo dun sa airport ng Katikla na parang transportation counter nila, tapos may sinasabi silang van na hanggang dito, na hanggang sa hotel na yung paghatid sa inyo. It's steeper, mas mahal yung price, pero may tutulong kasi sa inyo magbuhat, tapos siguro papahiramin kayo ng payo, and lalo na kapag may mga kasamang small kids na katulad namin. So ayun, we'll update you kung anong ginagawa namin dito. Di na kami masyadong makakapag-inom. By this time, kami ni Marvin, talaga lasing na kami nito. Wala na kaming hapunan. Pero ngayon, nandiyan si Summer. Ngayon si Marvin nga, hindi nababasayan ng dagat eh. Pero ayun sila. Wait. I'll try. Oh, hindi na sila makita. So, ayan, sila Marvin tsaka si Summer. Seryoso siya. Ako nandito, vlog. I'll update you. Anong ginagawa namin? It's our day one! It's so fun! We're so excited! Tomorrow daw maulan, pero ayaw mo na. Front beach naman kami. Bye! Hello! I'm Alfie! I'm Summer! And we are in... Boracay! What are you doing? Internet sensation. I'm Spider-Man. Yo, kung baduy wali. I am that. Hey, how about you? You are Summer. Oh, Summer naman. Where's your bathroom? Bathroom ko. Hello. Good morning. It's already day 2. So hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi sobrang wasted kami sa pagod sa pagpunta. Di ba nga, nakwento ko. So ginawa namin kahapon na swimming kami buong araw kasi yung anak ko parang mananapak kapag inaahon na namin sa dagat. And, tapos nag-dinner kami sa Two Seasons, Boracay. So syempre, in order namin, oyster sisig, tsaka yung 4 cheese pizza. Ipo-post ko dito yung picture. Grabe, sarap. Naabutan namin yung happy hour. So, nagbaka-chicks kami ni Marvin. Imbis na beer, nag-cocktails kami. Ayun, mga hindi sanay sa cocktails. So, na-buzz out kami. So,
now our day 2 in Boracay. And here's my... Hello! Hello! It's day 2! What are you doing? I'm going to swim. I'm going to play in the beach. Okay, see you later. Craving for this.